Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakwa. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ating ialay sa ating Ama ang ating misang ito sa ating papapasalamat sa Kanya sa lahat ng mga biyaya na Kanyang ipinagkakaloob sa atin. Gayun din ang pagkakaloob ng ating mga intensyon ngayong tayo dumadalaw dito sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang, atin munang pagsisihan ng ating mga nagawang pagkukulang at mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming kahilingan na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan, at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hanggang ngayon, may talukong pa ang isip ng mga Israelita tuwing babasahin nila ang aklat ni Moises. Ngunit sa pagharap ng tao sa Panginoon, naalis ang talukbong. Ang Panginoong binabagan dito ay ang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kalayaan. At ngayong nalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ay nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. At ang kaningningan iyon na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Dahil sa habag ng Diyos, hinirang niya kayo para sa gawing ito sa... Aya naman, malakas ang aking loob. Kung may talukbong pa ang mabuting balitang ipinahayag namin, ito'y natatalakbahan lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo Jesus na ating Panginoon, ang pinangangaral ko at hindi ang aking sarili. Ako'y lingkod ninyo, alang-alang kay Jesus, sapagkat ang Diyos na nagsabing, mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag. At siya rin nagbibigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa ating mananatili, paglingap ng poong lagi. Sa ating mananatili, paglingap ng poong lagi. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa. Kung mga magsisisi, di nila babalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi. Ang pagtatapatan at ang pag-ibig ay magdadaugpalad. Ang kapayapaan at ang katwira ay magsasamang ganap. Sa lahat ng lupa ay pawang maghahari, iyong pagtatapat. At ang katarungan naman ay maghahari mula sa itaas. Sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya ay iyong maghahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi. Magsitayo po lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Bagong utusan ni Kristo, mag-ibigan sana kayo. Katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig na ninyo na nung una'y iniutos sa mga tao, 'Huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman.' Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa sanhedrin. At ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, 'Ulol ka,' ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at naalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipagayos ka sa kanya habang may panahon pa, bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa atin pong lahat. 2 punto po ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo sa atin pong pagdinilay ngayong araw na ito. Yun pong una ay huwag tayong maging dahilan para yung ating kapwa ay magkasala. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, iniutos daw po nung una na huwag kang papatay. Pero ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo ay huwag kang mapupuot sa iyong kapatid sapagkat yung kamatayan o pagpatay ay bunga ng puot. No, naalala ko ho nung minsan ay mayroon hong isang tao na
hinarangan ho yung kanilang daanan patungo doon sa kanilang bahay. Yung kanyang right of way ay nilagyan ho ng bakod. No? Ay di yung nandun sa likod ay napupuot o nagagalit doon sa nandoon sa unahang bahay. At matagal na panahon niyang kinimkim yung kanyang hinanakit at yung kanyang galit. Hanggang dumating sa punto na siya ho ay nalasing, no? At nakatagpo niya ho yung nagbakod ng kanilang daan. E di siyempre lasing, naibunton ngayon niya yung kanyang hinanakit at galit hanggang dumating sa punto na napatay niya yung nagbakod doon sa kanilang daanan. Kaya yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, yung puot ay naguudyok para ang isang tao ay makapatay. Ano po yung sinabi niya dito? Ano? Yung humahamak sa kanyang kapatid. Ano? At yung binanggit dito ay yung magsabi ng udol ka. Ang ibig sabihin po ng udol ka ay simpleng salita lamang din hong katulad at kaparehas ng hayop ka. Sapagkat ang ibig sabihin ng ulol ay wala kang ulo. Ano? Pagka wala kang ulo, ay di hindi ka nga naman nag-iisip, ay di hindi ka ho tao. Kaya yun hong nagasabi sa ating kapwa na udol ka o simpleng hayop ka, ay inuudyokan mo yung iyong kapwa na pumatay. No, bakit ako'y asabihan mong ulol? Udol ka ha? Sige. Hayop ako ha? Sige. Maghapakahayop ako sa iyo. Kung ako pala'y hayop, kung ako pala'y ulol, sige. Gagawin kitang pakatayin kita. Hayop pala ako ha? Kaya yung pagsasabi ng paghamak o pagsasabi ng ulol ka o hayop ka, ay inuudyokan mo yung iyong kapwa na magkasala. Kaya yun ho yung tinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Yung ugat na pinanggagalingan kung bakit ang tao ay nagkakasala ay kinakailangan nating iwasan. No? At yung pangalawang punto po ay yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na kapag ikaw ay maghahandog at naalaala mong may sama ng loob sa iyong kapwa, ay makipag-ayos ka. Ang sinasabi nga, hindi na humahalaga kung sino yung tama at kung sino yung mali. Ang pinakamahalaga sa lahat ay kung sino ho yung nagpapakumbaba. Iga, minsan nasabihin mo na, ay hindi naman ako ang may kasalanan eh, siya ang may kasalanan. Dapat siya ang humingi ng patawad sa akin. Siya naman ang may gawa eh. Siya naman ang dahilan ng lahat ng ito. Dapat siya nga ang humingi ng tawad dahil siya ang nagkasala. Dahil ako ang nasaktan. No? Ang binanggit ng ating Panginoong Jesucristo, kung may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, ibig sabihin ho, ay hindi ikaw yung may sala. Hindi ikaw yung dahilan ng inyong pag-aaway, ng hindi ninyo pagkakaintindihan. Kaya ang sabi ko sa inyo kanina, hindi na mahalaga kung sino yung tama at kung sino yung mali. Ang pinakamahalaga sa lahat ay kung sino yung nagpapakumbaba at yung unang lumalapit at humihingi ng tawad. Kahit na alam mo sa iyong sarili na wala ka namang kasalanan. Ninyo, ano, ang hirap ng pinapagawa ng ating Panginoong Jesucristo sa atin, ano? Ay tayo bilang tao, ay hindi pwede yon. Hindi pwede. Dapat siya ang humingi ng tawad dahil sa ang nagkamali. Ay hindi. Ang gustong tukuyin ng ating Panginoong Jesucristo ay kung naalaala mo na may sama ng loob sa iyo yung kapwa mo, kahit na ikaw ang hindi may gawa at kahit siya ang may gawa, aba, ay iwan mo muna ang iyong handog at makipagkasundo ka muna sa akin o sa kanya bago ka magbalik sa akin upang muli mong ihandog ang iyong inihahandog. Kaya yung dalawang punto po na yun ay napakahalagang atin hong pagnilayan ngayong hapong ito. Mahirap, no? Gawin, pero kung ito'y ating kayang gawin, tayo ay nakakatungo doon sa buhay kabanalan. Kung tayo ay hindi nagiging daan para yung ating kapwa ay magkasala, nagiging daan tayo para siya ay maging mabuti, para sa ating ihatid sa Diyos, nandoon tayo sa tamang daan na tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo.
Kung tayo'y handa palagi na humingi ng tawad, kahit na tayo yung hindi may kasalanan, at nandun palagi yung ating kapakumbabaan, tumatahak tayo sa buhay ng kabanalan at nagiging karapat dapat tayo sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya muli ho, ito ho ang atin hong pagdilayan ngayong hapong ito upang maging marapat tayo na dumulog sa hapag ng ating Panginoong Jesucristo. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming dumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupuray sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak. Na siyang nagmulat sa ulap, sa bilayay ng palakat, at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhot, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kung Yesus naming mahal, iligtas mo kami tanan. Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kay isa ng mga apostol ni Santo Padre Pio at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu sa Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tagbi na kagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ngayon ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama,
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Apapalad tayong lahat na kanyang inanyayahang dumulog sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pangpansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ang pagtanggap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo na anak mong minamahal, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ninyong ipagawa ang extension area sa gilid ng main church, atin pong isinasagawa ang main repairs at pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyari makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Claygo, Clean as You Go, sa lahat ng lugar ng pambansang Dambana, lalo't higit sa osteria. Ipinaalam po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, isang patalastas. Bahagi ng layo ng pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po ngayong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ay pagdiriwang ang mga pamparokyang gawain sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikita ang mga pagdiriwang na kasal dito sa main church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga naka-reserves na schedules noong nagdaan taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyari makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawat dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang buka ng lahat ng pagpapalat biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo, taglayang pag-ibig at kapayapaan. Salamat sa Diyos. Humayo at ipahayag kanyang pagkaling at habag. Isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.